Sunod-sunod ang mga lindol sa ating mga karatig bansa kahapon sa Nepal. Magnitude 5.6 ang yumanig at nakapatay pa ng di bababa sa 6 katao. Sa Fiji Islands, tatlong sunod-sunod na lindol ang tumama na may lakas na magnitude 6 hanggang 7. Gaya ng Pilipinas, nasa Pacific Ring of Fire din ang mga bansang yan. Kaya muling iginiit ng ating mga otoridad ang kahalagahan ng earthquake drill. Kaugnay niyan, live na magbabalita si Josh Camo mula sa Nationwide Simultaneous Earthquake Drill sa Paranaque. Josh, kumusta ang earthquake drill at bukod sa Paranaque, saan pa nagsagawa ng drill? Yes, Cheryl, katatapos lang nitong earthquake drill na ating pinuntahan, nakita natin yung kahandaan ng lokal ng lungsod na Paranaque kung paano sila naghanda dito sa isasagawang mga disaster preparedness at pag-rescue. Nakita natin yung contingency plan, yung pagre-rescue, yung water search operations, pati nga yung mga chopper na ginawang nagre-rescue ng kunwari ay mga na-stranded na inililipad nila para idalhin sa mas safe na lugar. Sa ngayon, dito isinagawa sa Paranaque kasi every quarter itong isinasagawa. For this year, last na ang Paranaque bilang host dahil nga every quarter ito isinasagawa. At dito sa loob ng lungsod, iba't ibang mga institusyon yung nakipag-ugnayan at nakipag-coordinate nga dito para sa isasagawang earthquake drill. Nakita natin na nag-participate din yung BJMP, yung mga ilang orphanage at mga shelter na inilikas din yung mga juveniles at mga elderlies, pati yung mga PDLs natin. Nakita din natin sa mga footages yung pagre-rescue sa iba't ibang mga institusyon gaya ng eskwelahan at iba pang mga residential houses. Kumbaga dito sa loob ng Paranaque, nag-participate talaga lahat ng lungsod. Sa ngayon, itong ginagawa na earthquake drill ay isang beses lang, muna kada quarter, at na pumipili yung NDRRMC ng host na lugar na magsasagawa ng earthquake drill at mga paghahanda sa disaster preparedness. Linawin natin, Cheryl, regular event pa rin ba yung earthquake drill? At ano ba talaga yung pinaka-goal ng ating pamahalaan sa pagsasagawa nga nito, Josh? Yes, Cheryl, no, kailangan daw talaga magsagawa ng earthquake drill para una sa awareness ng mga tao na hindi lang talaga naghumahanga sa duck, cover, and hold, kundi na rin sa pag-aksyon, hindi lang ng mga residente, kundi na rin ng mga nasa gobyerno, nasa lokal na pamahalaan, kundi kasi ito ay tulong-tulong na effort ng lahat ng mamamayan at ng mga nasa gobyerno para mailigtas at mabawasan yung mga casualties at iba pang mga pinsala ng mga kalamidad. Gaya nga dito sa ating bansa, madalas na pinupuntahan ng mga kalamidad. Sa tala ng NDRRMC, gusto nilang gawin ito every quarter para mapaghandaan talaga ng husto at maipakita ng bawat host city yung kakayahan nila, kung gaano sila kahanda at maipakita yung mga pangangailangan din ng mga lugar, dahil nga iba't iba din kasi yung konteksto at yung sitwasyon, even yung location ng bawat city. Kasi dito sa Paranaque, ang pinaghandaan talaga nila ay yung dito na nasa likod ko ngayon na ilog, no? Dahil ang Paranaque ay situated dito sa coastline at pangingisda yung isa sa major na economic business dito. So pinaghandaan din talaga nila, kailangan nilang mailigtas yung mga fisher folks natin, yung mga mangingisda, para kasi isa itong mga fisher folks na nagbibigay ng maayos na performance dito sa lokal na pamahalaan. At gayon din itinaon ng NDRRMC itong pagsasagawa ng earthquake drill dito sa Paranaque at yung paghahanda sa tsunami dahil World Tsunami Awareness Day din daw ngayon. Cheryl? Tingin ba ng mga otoridad, Josh, na epektibo pa rin yung isinasagawang mga earthquake drill? Ano ang naging assessment nila? Kasi regular na natin ngang ginagawa ito, di ba? Every quarter. Talaga bang naaalala pa ng mga tao, ng mga kababayan natin kung ano yung tamang gawin kung sakaling tumama nga ang earthquake? Yes, Cheryl, ang kaibahan dito sa nakita nating earthquake drill, hindi lang yung duck, cover, and hold talaga yung pinaprioritize na ituro sa mga tao, kundi talaga yung pagsunod doon sa ipinapatupad ng mga measures at safety precautions ng mga namamahala, particular na yung mga nagre-responde para talaga maiwasan yung mga casualty at yung mga pinsala. No, so doon sa goal nila dito, bukod doon nga sa awareness, yung kumbaga yung action ng lahat ng involved, dahil nga tulong-tulong ito na pagsasagawa
magagawa at kailangan talaga na mag-effort po lahat ng partido para maiwasan yung malaking pinsala. Gayun din, tinitingnan ng NDRRMC na maging regular na rin itong activity na ito para lang hindi lang doon sa awareness, kundi talaga ma-inspire din yung iba't mga lokalidad na maghanda din talaga dahil hindi rin inaasahan yung pagpasok ng mga kalamidad ng dito sa ating bansa. Gaya nga na inilabas ng PAGASA, mayroon pa silang tinitingnan ng mga na hindi bababa sa tatlong bagyo sa pagtatapos ng taon dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya kailangan talagang maghanda ng lubusan yung mga lokalidad, yung mga mamamayan at yung mga kawaninang nasa gobyerno para maiwasan yung malalaking pinsala. Cheryl? Maraming salamat, Josh Kamo. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.